Hello guys, magandang umaga. Bago ako papasok sa trabaho, welcome sa Bangis sa Galing po. Ito yung palagi namin ginagawa ni Bangis pag umaga, nagkakape. Tapos may mga trabaho na kailangan gawin bago pumasok ng trabaho guys. Mga 9 o'clock siguro mga papasok na ako. Hi Bangis, musta ka dyan? Hello Galing. Morning sa inyo mga kabangis. Dito na naman kami. Ito yung ginagawa na daily routine namin tuwing umaga. Pag may gagawin kami dito sa bahay, bago pumasok si Galing, gagawin muna namin yung mga, magkasama, gagawin muna namin yung mga dapat gawin sa bahay kasi masyadong busy. Kaya umaga at saka hapon hanggang gabi lang kami nakapagawa sa bahay. Lalo na ngayon, pinapamadali ko siya dyan sa kulungan ng aso. Kasi may dalawa pa kaming gagawin. Nanganak na kasi. Kasi nanganak na yung aso namin si Mika. Salamat Lord. Dahil biniyayaan ko na yung 5 puppies. Kaya kailangan naming madali ng mga kulungan guys. Kasi mga nganak din sa susunod na mga nganak na naman si Luna. Oh. Ayan, kailangan naming may mapaglagyan ng mga tuta. Hindi yung tinatali-tali kasi kumukulit sila pag lagi nakatali. Mas maganda talaga pag binsan lang namin sila ilabas. Tsaka napansin ko dumami din yung alaga naming mga hayop. Kasi mga hayop din kami. Pakilala mo si Mika, si si Mika. Si Luna. Siya yung pure German Shepherd namin na babae. Nung nakuha ko si Mika is 2 months old lang siya. Ano mo guard dog? 2 months old lang siya. Pero ang nauna talaga naming naging pet ay si Yuki, yung lalaki naming German Shepherd pure. Tapos dinagdagan ko ng Mika. Tapos nagdagdag ulit ako ng Luna. Nagdagdag ako ng Mirima. Si Luna at saka si Mirima, mga kabangis, sila yung Belgian pure naman. Si Mirima, sabihin mo. Si Mirima is 2 months ko rin siya nakuha. Negrita, mas naman. Negrita Belgiana ba? Ang pangalan nun ni, ni Mirima. Galing siya sa Dipolog. Tapos si Luna is yung na-breed na dito ng kapatid ko na nasa Tungawan sila. Siya guys, yung wala nang mag-aalaga kasi busy yung yung amo niya, wala nang mag-aalaga sa kanya, kaya kinuha ko na kasi bukod sa... Binili yon ni... Ng... Binili yon sa kapatid ko, tapos nung lumaki, wala na rin silang time, kaya inalok naman sa akin. Kaya kinuha ko na rin kasi bukod sa malaki na siya, tsaka hindi rin siya iba, kapamilya rin namin sila, kaya... Kinuha ko siya ngayon, nandito na siya sa akin. Kahit malaki na pwedeng bilhin natin, yung mga nagsawa na dyan, di ba? Nagsawa na mag-alaga ng aso, na pwede nating bilhin. Depende rin kung meron tayong budget. Oo nga, pwede nating bilhin kahit malaki na. Kahit malaki na, kinukuha ko pagka naawa rin kasi ako pag wala na rin time mag-alaga yung kanilang mga poor parents. Kaya kung meron lang din naman talagang budget, kukunin ko sila. Kasi... ako mahilig talaga ako sa hayop eh. Mahilig kaming lahat sa aso, pati mga anak ko. At saka ito rin si Galing. Mahilig na rin siya. Kasi yayariin ko pag hindi siya nahilig eh. Galing na rin. Siya nga pala guys, i-explain ko lang itong ginagawa namin ngayon. Inisip ko kasi, dalawang kulungan lang muna ang gagawin namin. May nasobra pang bakal. Kaya hindi kami nakabili ng mga screen. Anong tawag doon? Welded wire. Welded wire. Hindi na kami nakabili. Tsaka naubusan na rin kami ng budget. Naisip ko na lang, binigyan ko ng idea si Galing na bumili na lang ng kawayan. At yung kawayan na lang, yun lang yung gawin naming kasi kulang yung welded wire. Bali, dalawang side lang yung malalagyan. So, yung dalawang side naman, sabi ko, sinuggest ko sa kanya, pwede ba kawayan na lang din? Bukod sa maganda din ang pipinturahan, tsaka
malamig din naman siya. Kaya pag sobrang ganitong sobrang init, subukan lang natin, sinubukan lang namin guys kung anong kalalabasan. Malamig ang kawayan. Makapag napinturahan din siya is titibay, tatagal din siya ng mga ilang taon siguro. Pero wala naman ding problema, siguro naman that time mapapalitan ko na rin siya ng welded wire. Sa ngayon lang kasi, bali nag-cost cutting ko, naubusan ng budget. Kaya ito, makikita nyo, tingnan nyo na lang pag natapos. Kaya ito yung ginagawa namin. Bali, pangatlo na siya ngayon na kulungan na ginagawa namin mga kabangis. Hopefully, maganda yung kalabasan. At saka, maipasok ko na si Mirima. Magkaroon na sila ng isa-isang mga kulungan. Nung una talaga mga kabangis, gusto ko nakatali lang sila para lagi namin silang nahihipo-hipo. Pag nandyan kami, sa salubong-salubong, kung saan-saan lang namin sila tinatali. Nasa labas ng nasa harap ng pintuan, nasa loob ng bahay. Minsan nasa kwarto ko. Nasa kwarto namin ni Galing. Hindi pwede kasi madaling maanuhan ng bakterya. Nitong panahon ng pandemic, iniingatan ko din yung mga aso. Kaya, para naman may tuta. Mas gusto ko na i-secure din sila sa isang lugar na sila lang talaga, hindi sila nadadandaanan. Kasi kami, labas-masok kami sa bahay. Kami yung lumalabas. Sila nasa bahay lang. Baka kami pa yung maghatid sa kanila ng virus na hindi natin alam sa panahon ngayon. Kailangan nakaangat sa lupa. Kailangan i-safe, ilagay ko rin sila sa safe na lugar na kapag kahihipo-hipo sa kanila, maghuhugas din kami ng kamay. Ganun, lalo na ngayon sa mga tuta, kasi mahirap na. Sa pag-aalaga talaga ng aso, hindi lang sila basta aso sa akin talaga, mga kabangis. Para sa akin, kapamilya ko sila. Sila yung mga anak ko. Mga anak namin ni Galing. Kaya, ganun na lang din yung pagtrato namin sa mga hayop namin. Kung pwede nga lang, the best ang maibigay namin sa kanila. Kasi hindi lang kasama namin sila sa buhay. Masaya, ibang saya yung nabibigay nila pag nandito kami sa bahay, sama-sama kami. Mga anak ko, yung mga apo ko. Masarap guys, subukan yung mag-alaga ng aso. Napakabait, napakalambing nila. Malambing sila sa atin siguro, pero pag sa ibang tao, pag ibang tao naman yung bagong kita nila, nagagalit din sila siguro, or normal naman sa kanila talaga tumahol. Kasi naman sila din, mga, anong tawag niyan, mga territorial. Territorial kasi din sila. Hindi kasi pag mga hybrid na aso kasi guys, hindi pwedeng nakalapag sa lupa pag nanganak. Kasi yung bacteria, prone sila ba sa bacteria? Wala naman talagang nilalagay sa lupa. Hindi yung iba kasi, baka akala nila... Wala naman naglalagay nun kasi mga hybrid sila. Bagay. Hybrid sila. At saka napansin ko yung ugali ng German at Belgian. Magkaiba sila. Bukod sa hyper masyado ang Belgian. Saka walang pili sa pagkain. Lahat, hindi siya maarte. Hindi katulad ng German na madala siya ma-stress, madami siyang arte, kailangan yung attention mo nasa kanya. Tsaka pag umaalis ako, ng ilang araw hindi sila kumakain. Kaya yung napansin ko. Pero yung Belgian, hindi naman, parang wala rin silang pakialam sa'yo. Basta dumating ka o hindi, okay lang sa kanila. Yung kaya nilang anuhin yung sarili nila. Kung sa Bisaya pa, lingaw-lingawin nila yung sarili nila. Yung... Anong tawag doon? Kaya nilang i-manage yung kanilang emotions. Emotion nila. Hindi sila katulad ng German. Kaya pag umaalis ako, hindi ako pwedeng magtagal. Kasi magsisend na sila ng picture na hindi sila kakain. Pag mga isang araw na akong hindi nila nakikita. So touch naman ako. Kaya nagmamadali naman akong umuwi kaagad yan. Kasi nag-aalala ako sa kanila. So yun lang guys. Maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong panunood sa Bangis sa Galing. At ito yung yung buhay namin sa pang-araw-araw namin ni Galing. Family time talaga kasi kami pagka pwede naman akong sumama sa trabaho, sasama ako para tulungan din siya. Eh, hindi ka nakakasama kasi may mga aso. Uh-oh. Minsan ka lang makasama. No? Minsan, mas priority ko talaga yung aso at saka yung mga bata at saka yung apo.
Pero pagka meron naman talagang ano, pagkakataon, sasamahan ko talaga si Galing sa trabaho niya. Kasi ano, natatagalan guys eh. Natatagalan siya magtrabaho. Ewan ko, wala siya talagang inspirasyon pag hindi niya ako nakikita. Pero pag sinasamahan ko siya, di ba ang bilis mo magtrabaho? Oo nga, pero pag ang ano naman, resulta naman nun, talagang pagod ako talaga. Parang nga, parang ayaw matulog ako kaagad pagdating sa bahay. Kasi napagod ako eh. E buti pag hindi kayo kasama, hindi ako napapagod. Ang ganda nga yun eh, para kumukobra kaagad tayo ng pera niyan eh. Kasama. Kasi pinapamadali ko siya dahil alam mo naman, matanda na, madaming ano, madaming posing-posing. Maraming ate-ate, kaya nire-remind ko siya na bilisan. Kasi nga, dinedated ko kasi yung vlog ng mga trabaho. Para at least, yung mga ibang hindi pa rin marunong, kakaroon sila ng idea. So, supposed to be, hindi naman gagayahin totally yung ginagawa ko. Pero yung mayroon silang idea na... Makapagbigay ng konting idea. Idea para mayroon silang... Hindi rin naman namin sinabi na... Gayahin. Na gayahin or perfect yung ginagawa namin sa ngayon. Wala na, ito lang, gusto lang naming ipakita sa inyo yung mga ginagawa namin na masaya rin, subukan nyo rin araw-araw. Yun nga lang, parang naninibago, parang laging ano, gusto kasi ni Galing laging may camera eh ako shy type ako eh, mayayain hindi kasi nga, inisip ko naman kung wala man lang tayong pera na may tulong din, na may bahagi sa mga ibang tao, siguro doon sa kaalaman, no? Na pwede ka rin makabahagi ng konting kaalaman sa kanila. Hindi lang pera ang ibabahagi mo, kundi yung kaalaman din. Para siyempre, yung kaalaman na yun, makapagbibigay ginhawa sa kanilang buhay. Kung halimbawa, magagamit nila yun sa tama. Diba? Parang ganun. Oo. Kakaroon din sila ng mga idea na mapupulot kahit konti. Ganun. Kasi laking bundok kasi, laking bukid kasi siya. Mga kabangis, kaya marami siyang alam sa mga bagay-bagay. Shout out po pala guys dito sa mga dito sa amin sa Tagaytil, sa mga palaging sumusuporta, lalo sa mga tricycle driver na nakikilala kay Galing. Yung minsan sisigawan nila kami ng bangis sa Galing, nakakatuwa naman siya, nakakagulat din. So maraming salamat guys kasi patuloy silang nanonood at sumusuporta. At unti-unti na rin silang, unti-unti na nakikilala si Galing dito. Siya talaga yung highlights, mga kabangis. Kaya maraming salamat po. Ganon din sa mga classmate ko na, at sa mga best friend ko mula nung high school na patuloy na sumusuporta sa amin, Galing. At dun sa mga kaibigan ko, mga best friend ko, mga tsahin ko, mga lahat ng kamag-anak ko. Lahat ng mga kamag-anak kong natutuwa sa amin. At dun din sa mga kamag-anak din namin na hindi natutuwa. Hindi, alam ko naman natutuwa ang lahat. At lang na shoutout din sa mga kamag-anak talaga ng asawa ko. Sobra, ang dami talaga. Ang dami din talaga nila sa Tagapangasinan. Kasi sumusuporta din sila. Lahat din sa mga... Susunod, mga, is a shoutout natin sila. Oo, yung mga panahon na nagtagal kami sa Pangasinan. Hindi naman nagtagal, mga 2 years nang lang tayo nakatira doon. Pero gagawa tayo ng ano, ng vlog para i-shoutout din sila. Pero ngayon, sa Ipil muna, kung saan tayo nagkatrabaho. Sa Ipil. O sila, Mrs. Swish, shoutout. Tapos si... Sa Steps. Sa Steps. Maraming salamat kay Mr. Hill. Nakabili ng aso natin. Si Mr. Bao. Tatlo yung kuwan, yung nabiling kuta. At saka nga pala, maraming salamat din kay special mention ko si Alan Guno, yung classmate ko. Siya talaga yung unang-unang kumuha sa akin ng papi. At saka kay Binis, nasa BAM Squad. May isa na rin akong papi dyan. Hi, Ray! Sila Ray, sila CBD, si Kunsyal, Icons. At saka sa lahat ng mga sumusuporta pa yung iba. Ay, may sakit daw akong limot eh, kasi minsan hindi ko natatandaan. Oo, guys, kasi nung naoperahan, maoperahan siya. Minsan, pag tinatawag nila ako doon, hindi ko sila napapansin kasi hindi ko sila nakikilala. Tsaka, ang tagal din kasi ng panahon bago ako naka-uwi. Di ba siwala nang mapirahan ka na wala yung memory mo, no? Ay, hindi ko alam. Hindi ko lang matandaan. Ako nga, munting mo makalimutan eh. Buti na sana nakalimutan. Nakalimutan na kita. Salamat nga din sa aking mga best friend dyan. Sila Gay Fernandez, Margie, sila Baday, sila Helen,
sila talaga yung halos linggo-linggo na lagi kong kasama dahil meron kaming meron kaming Bible study. Salamat sa kanila, kila Pastor at si Ana Lisa Layson. Nakikita ko lagi nanonood si Ate Ana Lai. Thank you, Ate Ana Lai. Kumusta? Saka sa taga Bulacan, doon din kasi nga nakatira din kami sa Bulacan. Banggit ko na lang dito din lahat. Ay, yung iba pa, hindi na namin, hindi ko na matandaan. Iba din natin ang Munmon kasi nagpagawa naman siya ng truck tong nakaraan. So, si Don Rayo, dyan sa Kitabo guys, nagpagawa siya ng stainless. Tapos si ex-mayor Reliera, nagpagawa rin siya. Sino pa yung mga nagpagawa ba? Ganun po na yung nagpagawa sa amin dati, ang Jackie's Hotel at saka sa G3. Kumusta na po kayo dyan? Sana magpagawa kayo ulit sa akin. Si Doktora Molina. Hi po, sana magpatahi ka na ngayon. Hello po, maraming salamat sa mga sumusuporta sa Bangis sa Galing po. Sana tangkilikan niyo lagi aming mga video. At lahat ng mga sumusuporta, maraming maraming salamat. At pagpalain kayo ng Panginoon. Kung ano yung grasya na natatanggap ng lahat ay sa tayo, para sa ating lahat ang mga grasya na natatanggap. Okay guys, huwag mawala ng pag-asa sa anong oras. Si Lord nandyan lang palagi. Maraming salamat po. Suportahan ang Bangis sa Galing. Salamat. Bye-bye. Salamat po.